Dahil Bangus Festival nga ngayon dito sa Pangasinan, guys. Kaya tara, magluto tayo ng iba't ibang putahe ng Bangus. 5 ways to cook Bangus ang ating pong gagawin ngayong araw, guys. Kaya tara na, samahan niyo po ako. Ang una nating gagawin at lulutuin, guys, ay ang ating Bangus Binagoongan. So, tara guys, samahan niyo po ako. Ayan na nga, at nagpabili na nga tayo ng Bangus at pinaboneless na rin natin ito. At saka natin siya nilinis ng maigi para hindi naman siya malansa at hindi rin siya maruming lutuin. So, ganyan lang siya, guys. Hugasan lang natin. Alisin natin yung mga dugo-dugo dyan sa kanyang tiyan para mas malinis natin siyang mailuto. Pagkatapos hugasan, guys, ay asinan natin ng konti. Konting-konti lang para hindi naman maalat yung ating binagoongan. Para lang magkaroon ng lasa. At pag natimplahan na natin ito, guys, magpainit lang tayo ng mantika sa kawali at saka natin iprito yung ating Bangus. Hanggang mag-golden brown. Ayan na, guys, nagpapainit na tayo ng mantika. So, ipiprito na natin yung ating Bangus. Ngayon na, guys, piniprito na natin yung ating Bangus. So, nabitit ka lang natin siya ng konti. Prito tayo ng talong, guys. Isasama natin yan sa ating binagoongan. So, pagkaprito ay itabi na muna ito. Magpainit tayo ng kawali at mag-isa tayo ng sibuyas, ng bawang at isunod na rin natin ng kamatis kung lumabas na yung aroma ng ating bawang at sibuyas. Pag nagisa na yung ating kamatis, guys, ay pwede na natin itong timplahan ng ating bagoong. So, tansyahin nyo na lang, guys, kung gaano kaalat yung gusto nyo sa inyong binagoongan. Ako ay yung katamtaman lamang para hindi naman siya maalat masyado pag kinain. Halu-haluin lang siya, guys. Pwede nyo rin lagyan ng kaunting tubig para medyo may salsa yung ating binagoongan. Pero ako ay okay na ako sa ganyan. Ayoko na lang masyadong basa yung ating binagoongan. So, pwede na rin lagyan ng onion leaves pag medyo luto na. At pwede na rin ilagay yung ating napritong talong para mag-welcome na silang lahat. So, ayan na nga, guys. Pwede na siyang itapping sa ating boneless bangus na naprito. At garnish nyo na lang ng onion leaves pag nailagay nyo na lahat, guys. So, ganyan lang siya kasimple. Pwede rin kayong gumawa nito, guys. Napakadali lang. Ayan, guys, isa lamang ito sa mga putahe ng ating bangus na aking ibabahagi sa inyo. So, abang-abang lang kayo, guys. May mga susunod pa po tayong mga iluluto na putahe po ng ating pinagmamalaking bangus dito po sa Dagupan, Pangasinan. Ito na nga, guys, may panibago tayong putahe ulit ng bangus. Ito naman ay ang bangus curry. So tara, guys, samahan niyo ulit akong magluto habang ituturo ko po sa inyo kung paano pulutuin ang ating bangus curry. So ito na yung mixture natin ng cornstarch, guys. Nilagyan ko na rin ng ground pepper para medyo may lasa na siya. Hindi ko na masyadong inasinan kasi inasinan na natin yung ating mga bangus kanina. So i-dip lang natin yung ating bangus dito para pag pinirito natin, guys, ay hindi siya ilamsik at saka mas crispy yung ating bangus. So, ngayon, guys, ididip lang natin yung ating bangus doon sa mixture ng ating cornstarch at saka na natin siya ipiprito, guys. Ngayon, guys, iprito lang siya till golden brown at saka ilagay ulit siya sa plato na may tissue para ma-strain yung excess oil sa pagkakaprito niya. And then, mag-isa lang tayo ng bawang at sibuyas at luya naman. Ngayon, may luya dahil curry yung ating iluluto. So, kapag kayan ay nag-brown na rin o lumabas na yung aroma niya, ay pwede na natin ilagay yung 1.5 cup ng ating kakanggata. So, yan yung ating magiging sabaw
na magiging sauce sa ating curry, guys. Nilagyan ko pala siya ng isang kamatis, guys, pampalasa lang. So, gisa-gisa lang natin yung ating kamatis, durug-durugin natin bago natin ilagay yung ating 1.5 cup ng gata. So, ganyan lang siya kasimple, guys, at napakadali din yung gawin. Isa't kalahating cup nga pala ng gatayan, guys. Yan ang magbibigay din ng flavor sa ating curry. So, lagyan na rin natin siya ng asin at paminta. Pakuluin lang siya ng pakuluin. And then later on, ilagay na rin yung ating patatas. Kasi medyo matigas po yan. Kailangan mapalambot po natin. Then after po ng patatas, ilagay na rin natin yung ating mga nagayat na carrots. So, ahead of time, guys, ay ginayat na po natin ang mga yan para ready to cook na po siya. So, ganyan lang siya, guys. Palambutin lang natin siya hanggang sa malambot na. Ilagay na rin natin yung ating curry powder. Mga 2 kutsarang curry powder po yan. So, yan po yung nagbibigay flavor sa ating curry at saka nagpapasarap po siya. So, sa mga mahilig sa curry dyan, itry nyo po itong recipe na ito. Bukod sa madali lang gawin, ay masarap din siya. So, palambutin lang natin, guys, yung ating carrots at saka yung ating patatas. And then, pwede na natin ulit siyang itoppings. Lagyan din pala natin siya ng bell pepper, guys, bago natin itoppings sa ating piniritong boneless bun. So, ganyan na siya, guys. Luto na yan. So, ayan na siya, guys. Malapot-lapot na siya. Malambot na rin yung ating patatas at saka yung ating carrots. So, pwede na natin siyang itopping sa ating bangus. Ayan na siya, guys. Unti-unti lang natin siyang ilagay sa ating piniritong bangus hanggang sa mailagay natin lahat yung ating curry sauce. So, ayan, guys. Nakakatakam. I-ready na po natin ang ating kanin dahil masarap po yan sa kanin. So, ganyan lang siya, guys. Salamat muli sa panonood. Abangan ulit yung ating susunod na bangus recipe. Heto na nga, guys, para sa ating pangatlong bangus recipe ay gagawa tayo ng bangus with salted egg. So, sa mga mahilig pong kumain ng itlog maalat dyan, tara, guys, samahan nyo akong magluto muli para sa ating bangus with salted egg. So, ayan, guys, ganyan lang din yung gagawin natin. Ipiprito muna natin yung ating bangus. And then, habang napiprito ng bangus, alisin lang natin siya sa shell. And then, durug-durugin lang natin yung ating itlog maalat. Magayat na rin tayo ng bawang sibuyas. At sa kawali ay mag-isa lang tayo dito hanggang sa lumabas yung aroma ng bawang sibuyas. Sa ilagay na rin natin yung ating itlog maalat. Lalagyan din pala natin ng kamatis ito, guys. Kahit isang piraso lang para merong mag-balance doon sa alat ng ating itlog. So, ganyan lang siya kadali, guys. Napakabilis lang. So, igigisa lang iyan. Dudurug-durugin yung ating kamatis. And then, pag durug na, saka na natin ihahalo yung ating itlog. Sinama ko nga pala, guys, yung buong siya, guys, itlog maalat. Yung iba ang ginagamit lang is yung pula. Pero sayang din naman kung hindi rin may lalagay yung puti. So, nilagay ko na lahat. Masarap naman siya. Ganyan lang siya, guys. Gisa-gisahin lang natin hanggang sa medyo madurog yung ating itlog maalat. And then, titimplahan din natin siya ng konting liquid seasoning para meron lang konting linamnam na matitikman natin doon sa ating mixture ng maalat. So, pag okay na yan, guys, pwede rin natin siyang lagyan ng onion leaves para sa ating pang-topping sa ating bangus. Napakadali lang, guys. Nakatatlong putahe na tayo ng bangus. So, lalagyan din natin pala ng paminta, guys, para may kakaibang flavor din sa ating maalat. So, ganyan lang siya, guys. Pwede nyo po siyang lagyan ng tubig kung gusto nyo ng medyo basa-basa siya. Pero sa akin, okay na po yan. Hindi ko na po siya hinaluan ng tubig. So, ayan na, guys. Malapit na siyang maluto. At pag naluto na yan, ay ilalagay na natin siya sa ating piniritong bangus. So, toppings-toppings lang ulit. At ganyan po yung kanyang itsura. Napakasarap. I-ready na po natin ang ating kanin muli para sa ating bangus. Ayan, ganyan lang siya, guys. With salted egg. So, lang natin siya sa ating bangus. So,
Napakasarap po yan, guys. So, subukan nyo na po. Madali lang po ito at napakamura lang ng mga ingredients na gagamitin. So, i-try nyo na po ito para may kakaiba naman kayong luto. Abangan nyo pa po yung mga susunod na bangus recipe na akin pong i-share sa inyo. Salamat sa panonood! Para po sa ating pang-apat na recipe ng ating bangus ay magluluto po tayo ng bangus express. So, hayan na nga guys, matapos asin na ng konti ang ating bangus, ay hatiin ito sa anim at saka po natin siya ipiprito. So, ganyan lang po siya guys, napakadali lang din po nitong gawin. Ipiprito lang po natin siya until golden brown. And then, pag naprito po natin ito, ay saka po natin itatabi. At gagawin po natin yung ating ilalagay na toppings. Para po sa ating toppings, ay mag-isa lang po tayo ng luya at sibuyas. At kung lumabas na po ang aroma nito, ay ilagay na po natin ang isa't kalahating tasa ng kakang gata. Simplahan po natin ito ng bagoong alamang guys. So, bahala na po kayo kung gaano kaalat yung gusto niyo sa ating express. Pwede niyo po itong dagdagan kung medyo matabang. Kayo na po ang bahalang magtimpla. So, ganyan lang po yan. Ipapakulo lang po natin. And then, pag kumulo na po, ilagay na po natin yung ating mga gulay. Yan po ay sitaw at sigarilya. So, ahead of time po ay prepare na po natin yan para mas madali po ang magluto ng ating bangus express. Pakuluan lang po yan ng pakuluan hanggang sa maluto po yung gulay natin at medyo lumapot po yung ating sabaw. So, ganyan lang po siya. Kung gusto niyo pong lagyan ng MSG kaunti para mas malasa siya o lagyan po ng iba pang pampalasa, ay pwede naman po. At kung luto na po yan, ay ilagay na po natin ang ating sili. Para sa ating panglimang recipe guys, ay gagawa tayo ng favorite ng karamihan ng sisling bangus sisi. Tara guys, samahan niyo po ako sa ating paggawa ng recipe na ito. So, ayan guys, meron akong pinigang calamansi or lime dito. Lalagyan ko lang siya ng liquid seasoning at yun yung aking ipapahe doon sa aking daing na bangus. Gagawin natin siyang sisi. Ayan na guys, nagpapainit na tayo ng mantika. So, ipiprito na natin yung ating bangus. Ayan siya guys. So, mapapansin nyo guys, hindi ko siya pinakaliskisan. Kasi, maganda rin naman na isama yung paliskis sa ating sisi. Lalo na kung medyo malitong siya. So, panoorin nyo lang guys. Ngayon siya guys, pinaprito na natin yung ating bangus. So, nabitit ka lang natin siya ng konti. Bali na-slice ko na yung ating
Pagkatapos i-slice guys, ay paghalu-haluin na yung ating mga ingredients. Ganyan po, ilagay na yung ating sibuyas, yung ating mayonnaise, yung ating paminta, yung ating calamansi, liquid seasoning, at syempre yung ating oyster sauce. Magpainit na rin tayo ng sizzling plate guys kung meron kayo, and then lagyan lang natin ng butter, at kung ito'y mainit na, ilagay na rin natin yung pinagalang mixture ng ating bangus. So ganun lang guys. Ilagay na rin natin ang ating siling haba at syempre ang ating siling labuyo. Depende na po yung anghang na gusto nyo. So, pwede nyo pong dagdagan or pwede nyo po siyang bawasan. Nasa inyo na po yan guys. Ayan na nga po yung ating 5 ways to cook bangus. So, naibigan nyo po ang ating video. Please like and subscribe and please hit the notification bell for more videos. Happy Bangus Festival po sa ating mga taga-Daguban and God bless! Binanggoong ang bangus. Bangus curry. Bangus express. Sisig bangus. At syempre ang ating bangus. Thank you for watching. God bless us all. Ayan na guys yung ating ginawa. Bangus in 5 ways.